umulan man o umaraw, hindi patitinag sa pagsagot sa inyong mga katanungan ang ating diskarte ng magaling host na si Mr. B-Boy Enriquez. B-Boy, pasok! Magandang araw mga kasabong. Nandito na naman tayo sa ating Q&A portion ng Firebird Farm Management. Ang unang tanong, ano mas importante sa breeding, katsaw, yung brood cock o inahin? Ang inahin ang tingin naming mas importante. Kasi doon nakukuha yung lakas, vigor nila, body conformation, tikas at tapang. Tapos sa katsaw naman, fighting style at bilis. Yun ang nabasa ko sa libro ni Narragansett na tanyag nung araw pang breeder sa Amerika, fighter and breeder. At nabalitaan ko rin sa mga ibang American breeders at observation din namin dito sa Firebird Farm. Ngayon, dun sa mga pag nag-three-way cross naman kayo, ang tama daw, sabi ito ni Johnny Jumper at ni Dan Grain, yung babae daw kailangan cross. Kasi na pagka-cross, sigurado kang nandun ang vigor. Kaya yung aanakin, may vigorous. Kaya ang sabi ni Dan Gray sa akin, they're dynamite. I don't care what other people say. So ang puro yung lalaki, cross ang babae. Yun ang tama. Susunod na tanong, ano mga bloodlines lamang sa labanan ng mga stags dahil bata pa sila? Okay, syempre ang hats, early maturing, maging green legs, yellow leg hats, sweater, yung kelso namin, early maturing. Lalo na pag naging puti, mas maagang, mas dominante sila, nakikita namin sa range. At saka yung regular gray, yan ang mga early maturing. So kailangan i-cross ninyo sila doon. Pwede nyo ring ilaban na puro kung magaling sa kilos. Yung mga puti, yung mga kelso at sweater, nilalaban din namin puro yan. Ngayon, yung mga roundhead, claret, bullock, light fowls, i-cross nyo sa hatch para maging early maturing. Ngayon, para din magkaroon sila kaagad ng maging macho, samahan nyo ng inahin para sa ganun, yumabang siya maging macho. Buo na ang loob niya bago natin umpisan conditionin para sa stag derby. Pangatlong tanong, may pagkakaiba ba ang pagkondisyon ng stag sa cocks? Paki-explain. Okay, meron dahil ang stags mas madaming beses naming binibitaw dahil hindi pa sanay. Natututo pa sila sa galaw ng bawat isa. Tapos siyempre, hindi namin sila masyadong heavy work. Ganon din ang mga work na binibigay namin, pero hindi kasing tagal, kasing heavy. Basta nakita naming bumuka na ang bibig, hihingal na, inihinto na namin. Maliban doon, binibigyan namin talaga ng katawan para puno, buka. Tsaka namin pinupoint, dino-draw out yung moisture para may gaang. Kailangan din, hindi mabigat sa ilalim. So yun ang pagkakaiba sa paghandami namin ng stag kumpara sa cocks. Ang huling tanong, pwede po bang isa lang sa breeding mga hindi pa natapos maglugo ng mga brood cocks? Pero ang mga pullets naman, sariwang-sariwa na ready to breed na. Ginawa ko yan long time ago, hindi ko na uulitin. Kasi ang nangyari, mababa ang similya, may mga lumabas na hindi pula ang mata, hindi orange, medyo light. Tapos may mga lumabas na tukong. Akala ko isang bloodline lang ang naglalabas ng tukong. Pala iba-iba. Dahil nga doon, kailangan kumpleto. Pag bininid natin sila at kumasta, nababawasan yung sustansya ng katawan. Kaya ang epekto, kulang sa vigor ng mga anak. So hindi ko na uuliting gumamit pa ng lugon pa ang mga cocks. Yun ang masasabi ko dyan. So hanggang dito na lang tayo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. Ito po si B-Boy Enriquez, ang inyong kasabong sa anumang panahon.